Check in na tayo kamo ato. So, room is 605. So, wakas nakaharap din ang room. 605. So, dito ay gamitin natin yung card. Sila dito, yung Eurotel, oh. Shoutout sa taga Eurotel Baguio. Detect yung card. Ay, wizard, bukas pala. Testing. Sir, I take your order, please. Yan! Kailang kamo to. Ito yung room ko for tonight. Tapos yung card, nalagay natin dito. Parang inosente eh, no? Ba't ba? Sinishare ko lang eh. Naka-scotch tape. Scotch tape siya. Ito dito. Tignan natin. Wow, it's amazing! So, ang room ko dito ay halagang... natin. Sasabi tayo yung TV. Ay, George. Tura ko. Oh. Meron pa akong cabinet. Ito yung tinatawag ni Papa Jackson na bahay na walang kusina. Pagpasok mo kwarto agad. Ano to? May something sa labas. Ah, double door. Betcha, wait lang. Baka mapasok ako sa ka. Ano ba ito? CR? Baka mapasok ako sa ibang kwarto. Testing na. Testing. Ay, nakalock. Mukhang ibang kwarto nga ito. Tika, lock natin. Baka ma-rape ako. Nakalock na siya. Baka ma-rape ako. Ay, siguro kaya meron ditong door pa. Dahil sa kabilang room pa. Siguro pag hindi ka siya. So, dual room na siya. Dilib. Aircon. Sa bagay may aircon, no? Ito yung aking room, kamoto. This will be my CR. Simple lang, ang budget may halagang 500, mahigit, 10 oras. Sabi ko nga, dapat, 12 hours, kaya lang wala ng bakante. May mga naka-reserve daw. Dati channel 99 eh. Wala na yung channel 99. Tinanggal na. My God. Favorite ko pa naman yun. Yung channel 99 pataas. O, shoutout doon sa Kamoto Legends na nakakaalam yun. Wala na. Ito. Para naman CR to. May tubig dalawa. Ako po, baka pagkawala na ba yung kasama. Anong silang sabon? Toothbrush. Toothpaste. Branches nila, araneta, las piñas, burakay, naga, bag, amalis. Dalawa. Ito, re-raping ko sarili ko. Meron pa silang ano, safe box. Mukhang may laman to ha. Eh, ako, gumagana. Pamarunong niya. So yung pamoto, sa mga pumunta ng Baguio, make sure na nakapag-register kayo sa ano, sa Bisita Baguio. Titigilan ko na muna yung mapagpanggap kong ano, mapagpanggap kong jacket. Eh, kainit naman talaga dito eh. Tapos bukas, sagada tayo. Doon mas malamig, di ba? OB jacket, OA na. Pagbigyan nyo na ako, minsan ko lang naman masuot kung ganitong katapan niya jacket. Ay, chill. May kapat wala nagko-comment. Hindi ko lang kung Facebook man may problema. Sorry natin. Ay, lumalabas mga comment niya eh. Wait lang. Gamit. Sa Baguio na naka-aircon ka pa, ano?
Sabi dito pagka kailangan daw ano, dial zero daw. Testing natin kung effective yung ano. Totoo yung sinasabi ni Ate. Isip talaga. Ito lang. Ito makita ko nagko-comment kayo eh. Pasensya na. Hindi talaga lumalabas. Promise. Loading pa. Oh. Mayroon ng 4 comment dito. Oh. Ayan, ang Silukang Moto watching from Sydney. Ito ulit. Tawagin natin yung ano. Yung sa baba. Dial zero daw. Press zero front desk. Load speaker pa ito. Ito na yung speaker. Kamakita ko nagko-comment kayo eh. Pasensya na. Hindi na lumalabas. Yan, lumabas na pa, shout out. Nakakamiss dyan sa Baguio. Last 2013 pa lang ako nyo. Punta ko dyan. Punta ka dito. Hello princess. May ano kayo? Pwede yung magpa-food panda? Ah, oo. Tapos ang sasabi, ano yan, dadalhin sa room ko or bababain ko siya dyan? Ah, ganun ba? Kasi... Oo. Pero kung hindi ako magpapadeliver ng food, meron pa dyan mga open na restaurant nearby. Ah, may McDo dyan sa tapat? Take out na siya. Ano mas masarap? Jollibee, McDo? Sige. Ah, ganun ba? Pero pwede naman ako magsasakyan tapos balik lang, no? Ah, okay. May sabi dito, ate, pa-shout out. Naka-live kasi ako eh. Hindi niya alam. Ah, sige na, salamat po ah. Okay, bye-bye. Shout out. Gag. Niloko yung sa front desk. La, Baguio is life. Jabi, mas masarap. Tsura ko. Meron pa sila ang blower dito. Para pagkatapos halimbawa maglabing-labing ng mga magkokopol. Yan. Papatuyuin ni sir kung ano. Ni ma'am. Oh, mainit siya. Blower siya eh. Ano ba hindi pa itong TV? Yun, may charger yun. Tayo natin yung TV. Dresser lamp. Ano pati yung TV? Wala silang sounds. Ito pa yung remote. Pang-pang ako. Hindi ako nanonood ng TV, bawal sa akin yun. Kailangan vlog lang tayo. Yun, Gamoto, paano? Chill muna tayo. Oo, shout out kay Jericho Malabriga. Hello, kamusta kayo dyan? Sarap dito sa Baguio. Pagbigay nyo na ako, minsan ako maging OE. Kayo naman. Minsan na nga lang tayo mag-virtual gala eh. Dahil ngayon ako nakakalabas. Pagdasan nyo bukas na makapunta tayo sa Baguio. Ay, sa Baguio, sa Sagada. Ito po yung mga nagko-comment. Oh, hindi ko mabasa yung ano eh. Oh, yan. Oh. Sabi ni... Shout out from Taiwan, Kimberly Fugiao. Ganyan ba? Na mababasa ko. Ingat ka mo ito dyan sa Baguio. Shout out from Taiwan. Thank you, andito din ako sa Baguio. Pinasan ka? Bukas, ano, diber mga kape. Kahit kape Americano lang. Yeah, pa-shout out kay Juanita Tomenio Magbanwa. Shout out Kimberly ulit. Sino kasama mo sa Baguio?
Secret! Si Ate Bel pala to. Secret! Sorry lang tayo, Ate Bel. Jenna, Jen. Uy, kamusta ka na? Si Jenna, hindi na tayo nakakapag-bike. Ingat, boss. Namiss ko yung bike natin sa Lander. Yung, eto, etong si... Si Jenna, Jen Espera. Nakilala ko to, ano, cyclist to. Tapos sa lahat ng kami-kami magkakilala na nagbabike, ang natatanging bisikleta ay yung akin. Kasi yung bike ko, imported. Tapos ako na yung may bisikleta. Yung bisikleta talaga na de baterya. Tapos lahat sila, ah, pagod na ba kayo? Mahihilang nila lang. Lagyan nyo na rin ng baterya yan. Padaya yung bike ko. Annalisa, hello for Moto watching pong Gunay. Sarap ng buhay niyo. Nasa ibang bansa kayo ah. Portabaga. Eh, sa kabila ka lang eh. Anong ginagawa mo diyan? Tara, dito ka, share tayo. Laki ng kwarto ko dito. Max of 3 nga daw 'to eh. Keep safe, sabi ni Kimberly. Kayo-kayo na lang binabati ko, di balis. Okay na yung kukunti lang kayo. Hello po, good PM. Uy, mag-check-in kayo dito kasi itong Eurotel, hindi naman sa pag-ano, pero napaka budget-friendly nito. Oh, isipin mo, 525 pesos maximum of 10 hours. Pero sabi kasi ni Madam, hindi niya daw ako mapapa-extend ng more than 10 hours kasi nga maraming weekends kasi, Friday, Saturday, Sunday. So usually yun yung mga akyatan ng mga tao dito sa Baguio, yung mga turista. Tapos ngayon, ang tips ko sa inyo, para makapanikay ng Baguio, basta fully vaccinated or kung wala kang vax, basta magpa-PCR test ka. Tapos, kasi yun yung kailangan, wala tayong magagawa. Kung ito, pera-pera na lang yan. Isang libo, alam mo, hindi naman sa pag-ano, pero negosyo kasi, di ba? Regardless kung tama ka ng COVID, di ka tama ng COVID, once na antigen test ka, oh, sige, 15 minutes, 1,000, panika na doon, parang entrance fee. Hindi ko magets yung logic. Pasensya na, kasi kawawa naman yung mga, alam niyo, atat ng bumiyahe, pero lumakalabas ng bahay, tapos sobrang, hindi siya mahigpit eh. Yung totoo, mahigpit siya sa mga process, pero kung gusto mo nang mapabilis, magbabayad ka ng 1,000 for antigen, pasok agad. Yun, pasok agad. Yan ang mahirap, nakakaawa. Mga ano, negosyo talaga. Watching from Lawag, Ilocos City. Hello, Kamoto, Kat Lewis. So after Baguio, kung hindi ako matuloy sa Sagada, balik muna ako ng Manila bukas, tapos magmumotor naman po ako papunta ng Lawag, Ilocos Norte. Tatanong ko yung classmate ko nung college kung pwede sa kanila. O sa may ano siya eh. Sarita na yun. Sarita? Basta Sarita, yung ano no? Yung lugar ni Marcos. Nila BBM. Shoutout, Roda Risa. Watching from Singapore. O inood kayo ng mga OFW nating kababayan dyan. Ayan, hindi naman tayo laging politics eh. Ano lang naman tayo, real talk na. So, pag merong time talaga na gala, usually yung Where to Go page, originally, travel and food vlog yan. But since, wala naman, masama page ko naman to eh, di ba? Hindi naman ako papayag na ako ang kontrolin ng mga followers ko. Di pag di nyo gusto post ko, ilipad mo na kayo sa iba. O di pagka-type nyo na ulit post ko, di pwede kayo. Tsaka yung mga nagpapaalam po dyan, wag na po. Alright, alam niyo, wag na ho kayong magpaalam. Kung gusto niyo mag-unfollow, madali lang naman ho yan eh. Parang kulang na lang ho. Sabihin niyo ho yung mga nanay at tatay niyo na, oy, hindi ko na ipa-follow si Where to Go page. Di wag! Di ko nga pinipilit dito. Paslupa. Asalbahe. Uy, mahirap lang din ako, ano. Wala nga ako kinikita dito sa vlog ko eh. Then, nandito ako Kamoto kasi una, nagpapagamot ako. Meron akong minute na faith healer. Siyempre, pangalawa, yung mga kaibigan ko rin dito. Yan, kapasyal ako. Pangatlo, nabis ko rin talagang magbiyahe-biyahe. Halos
Wala na kasi akong maikontent kung hindi nasa loob ng sasakyan, nagbibigay ng opinion, nasa loob ng bahay, nagbibigay ng opinion. Alam niyo yun, yung tipong nagawa ng pandemic, si Where to Go PH, wala lang, Where to Go House lang, tsaka sasakyan lang. Kaya kung mapapansin niyo kung ba't ako lagi nagla-live sa sasakyan or sa bahay, kasi that's the only time na mas madali, mas tahimik, tsaka mas nakakapag-isip ako. O ngayon, nakakabiyahin na ulit ako dahil bukod sa vaccinated na ako, kahit labag sa loob, wala tayong magagawa. We have to sacrifice. Whether you want to be vaccinated or not, you have to be sacrificed. Para anong nangyayari kasi ganito? Antok na nga ako. Parang utang na ako. Para nangyayari kasi ganito, meron tayong tinatawag na light worker. Alright? Light worker. Katulad natin, kahit na maganda yung mga gusto natin at gusto natin yung mga herbal lang, ganyan, yung all natural lang, wala nang baku-bakuna. Pero we have to sacrifice, we have to fight for our rights. Pero yung mga ano, ayaw magpabakuna talaga, naiintindihan ko yun. Pero yun nga, as a light worker, maganda yung hangarin ko, layunin ko. Ang problema lang talaga, kailangan natin magsakripisyo para makita yung nangyayari. Simula ka mo to nung na-vaccine ako, Sinovac. Isa ba sa likod ko? Ito pala. Andun sa likod yung ano eh. Simula nung nabakunahan ako ng Sinovac, wala, nagkaroon na ako ng mga sakit, iba-iba. And then I'm not sure kung I'm going to take yung booster pa na tinatawag. Hindi na po pwede. Actually, hindi pabor yung aking manggagamot. Ilan sa aking manggagamot dun. O, kasi binapababa talaga yung ano ng immune system natin. Well, sa akin yun na, sa kondisyon ka, pero hindi ko sinasabi na dapat kayo gano'n din. Depende yan, depende sa tao yan. Merong kakayanin, so kung yung mga nabakunahan, hindi kinaya namatay, well, alam nyo, ang Diyos, meron niyang ano, meron niyang talagang kailangan mga isakripisyong tao. Ganun yun. At nakikita naman natin, kaya lang, sa mundo kasi ng politika, social media, COVID is a very, very huge business. Kaya, siyempre, gusto din ni Pangulong Duterte. Hindi lang naman siya na mabakunahan tayo kasi ayaw niya rin masayang yung mga bakuna. Pero, with all due respect dun sa mga ayaw, ay sana wag pilitin. Diba? As ako, as vaccinated, opinion ko to ha, as vaccinated, there's no reason for me para matakot dun sa unvaccinated. Why? Kasi vaccinated na ako eh. And for those who are not, gusto nila yun eh. Whether pagkasakit sila o hindi, mamatay sila o hindi, it's their choice. Siguro, baka ang thinking ko lang dito, baka siguro ayaw ni PRRD na yung mga gamot-gamot sa bakuna, ayaw niyo masayang. Siyempre, ang tendency na pag nasira yung mga gamot. Pag hindi mo pwede sa inyong tao, hindi sila magpaturok, edi masisira yung mga gamot, babalikan siya ng tao. Diba? Kung babasahin nyo kasi yung Bible, kamoto ako kasi ganito. Di lang naman ako basta, niwala ako sa doktor kasi trabaho nila to save lives. Pero this pandemic, sobrang hirap. Hindi lang naman sakit ang pinakatakutan mo dito eh. Once na nasa bahay ka lang, emotionally affected ka. Trabaho mo, emotionally, tapos yung sakit. Diba? Pero as you can see, based sa mga balita, marami daw namamatay. Pero ako, from the time na nagka-COVID, nasa labas ako, nabuhay pa rin ako. Yun nga, nabakunahan nga ako, naging epekto sa akin nung gamot. Nagkasakit ako, lumabas lahat ng sakit ko eh. Pati yung cancer ko, bumalik eh. Na-trigger talaga eh. Watching from Singapore, oo nga, nakaka-stress na mga politika. Relax muna tayo, praying for you. Thank you kay JC Apple Aligo. Diba? Ganito, marami nagtatanong sa akin. Hindi ka naman maaboy na hindi pag-usapan eh. About doon sa sinasabi ni PRRD. Well, ako natatawa ako doon. The more kasi na, laro nga kasi yan. The more nasiraan si BBM, syempre, dirty politics. Kung ang pink lawan, puro dirty politics. O isipin nyo, dirty politics ang mga pink lawan. Oy, Presidente PRRD, ay, lahat sisiraan yan.
maniwala kayo, pero aminin natin to, kahit sirain yun, nag-i-stand out talaga kung sino yung gusto ng tao na manalo. O diba kanina, nandun ako sa SM Baguio, nag-interview ako. Wala nang cut-cut yun. Live na natin ginawa, kahit na OA na yung mga tanungan ko doon. Kasi gusto ko, reality. Pansin nyo sa mga vlog ko, hindi na ako mahilig mag-vlog ng more on edit, mga cut-cut. Hindi na eh, hindi naman kasi ako mahilig sa mga kwentong barbero lang. Gusto ko, on the spot. Ang masakit, sabi ni Kite, ano to? Satan, Ken, ang masakit, hindi gusto ng tao, ibang establishment, at pinagtatrabahuhan mo, pinipilit ka. Yun na nga eh, diba? Kakalungkot, sobra. Sobrang nakakalungkot. Ito ha, share ko. Pagpani ko ng Baguio dito, kuha ko ng schedule, biglaan, tinawagan ko, sabi ko, sir, nandito na ako sa may boundary ng La Union, Rosario, Benguet, tawag ako. Sir, pwede po bang pakibilisan yung at least na na-approve. Pero ang first choice sa akin doon ng mga local government, sir, ganito na lang. Kahit wala ka QR pass, basta magpa-antigen ka. Parang ganun na. Magpa-antigen ka, 1,000, isang tao, pasok ka na po, wala na pong problema yan. Para bang 15 minutes? Eh, paano? Halimbawa, kung nag-positive, tapos lalagay doon negative, sige, bahala ka, makit ka na. So, ilang libo ang umakyat sa Baguio City. Tingin ko ngayon, medyo dumadami yan. Oh. Pero, kung fully vaccinated ka, at sumusunod ka din naman sa protocol, hindi mo na kailangan magbayad ng 1,000. Diba? Pag wala ka ng choice, magbayad ka ng 1,000, makakapasok ka dito. Oh. Sa akin, hindi na kami nagbayad. Ba't ka magbabayad? Diba? Vaccinated naman ako. Request daw ako ng ng TQP. Hanggang yun nga, hindi ko nga ano po. Ibig sabihin na. TQP. Hello po, Roastin Infante. Kamo to, sabi ni Patrick, may chance ba si PRR hindi maging Senate President kung papalarin? Well, sa akin, mas bagay siya sa Senate President. Oo. Mostly, lahat na magiging, eto ah, from the time ni Gloria, di ba, naging presidente, tapos bumaba sa Senate, nanalo, tapos naging Senate President. Di ba? Ngayon naman, ganito, pagbaba ni PRRD, mas bagay sa kanyang Senate President. Alam mo, tingin ko, bago yung mga tutulog-tulog dyan. Sino may tutulog-tulog dyan? May tutulog-tulog dyan eh, no? Yeah. Si Drilon, may tutulog-tulog dyan. Hindi na pa pwede matulog. Babalikan niya lahat yun. Ito may libre tubig dito. Pa-shoutout naman! Kamoto, Wilfred, Serante. Lamok. Sayang to, dati yung mga kabataan ko, minamantsahan ko lang to. Minamantsahan eh. Sige lang. O, basta bagay siya doon kung Senate President siya. At sigurado ako mananalo siya. Dahil lahat ng gago, sorry for the word, sa Senado, nyayariin niya. Kita niyo si De Lima? Tuloy conviction yan. Hindi na makakalabas yan. Si Trillanes, tapos ito namang si Ontiveros. As if naman na abot. As if naman na abutan ka pa ni PRRD dyan. Ba't tingin nyo ba mananalo kayo? Lilitisin na kayo. Dahil kapag si Senate Risa ay naging pumasok pa sa Magic 12. Nako. Eh mga immunity pa naman yan mga yan. Kapag di siya manalo, para pag once nang patawag siya ng Senate, pa, kulong nyo agad. Ganun kadali. Lahat na nagpapahirap sa atin, kulong nyo. Politika yan eh. O di, paglaroan kayo ngayon na magaling talaga sa politika, legit na chess player. Diba? Si PRRD, kahit anong sabihin niya, siraan niya si Bongbong, siraan niya si Lenny, kahit sinong gusto niyang siraan, that's part of his political strategy.
Diba? Mangingibabaw kung sino yung gusto ng tao. Oh, cocaine, cocaine. Ayan nyo. Sabi nga eh, you are, natawag dito, but, basta, until you're proven guilty by the court. Ganon. You are innocent until proven guilty by the court. Ayan yung mga sinasabi. Tingin nyo, habak kung sinisira ngayon ni Pierre Ardi. Ito ha, isipin nyo ha. Sirahin niya si Bongbong. Eh, katandem nun si Sara. Ay, si Bongbong. Si Bongo. Bongo ba? Hindi, Bongbong pala. Si Bongbong is a Bongo. si Bongbong Marcos. Kahit sirahin siya ni Pierre Ardi, bahala kayo. Lalabas pa rin yung totoo. Mag-i-stand daw. Well, hindi nangangahulugan na kahit siraan ni Pierre Ardi para sa akin. Si BBM, magagalit ako sa kanya. Hindi, mas lalo niya ang pinapalabas yung galit ng tao para iboto talaga si, ano, eh, si BBM eh. Si BBM, napakatahimik ka mo to. Oh, napakatahimik. O, tinanong ako bakit si BBM. Simple lang naman ang sagot ko dyan. Siyempre, pinagbintangan nila magnanakaw. Maganda layunin ng tatay, eh di, bakit hindi ituloy ng anak? Oh. Kasi, kung hindi dinaya nila Bipileni ng mga dilawan si BBM, panalo yan as vice president. Panalo yan. Eh di tie up ngayon sila ni, ano, ni Pierre Ardi. Ay, balikan nyo yung video, wag kayong basta yung sa ngayon lang. Kasi ang problema sa inyo, pag may narinig kayo na sinabi na masama ni Pierre Ardi, yun na yun. Hindi ho nangangahulugan na yun na yun. Balikan nyo ho yung mga video. Oo. Sabi doon sa dating video, look for another Marcos. Oh. Alam mo, hindi nyo mahuhuli yan si PRRD pag hindi ka politiko mag-isip at hindi mo alam yung takbuhan niyan. Wala. Eh, dirty politics ang ginagawa ng Pinklawan eh. O eh, di magda-dirty politics din si PRRD. Ngayon, akala nyo, kakampi niya, pinapaboran niya yung Pinklawan, pinagkakagulo kayo. Hindi, pinapalabas lang din ng tunay na kulay sa inyo. Yung mga loyalista at solid DDS. Eh ako, sorry, pero hindi ako loyalista. Hindi ako solid DDS. Kasi bakit? Kung solid DDS ako, dapat galit na ako kay BBM. Kung loyalista ako, dapat galit na ako kay PRRD. Ay, kung alam nyo lang maglaro ang Pangulo. Papadamayin kanyan at saka kanyan mamatihin. Kamoto, pag na-disqualified ba si BBM, magkakaroon kaya ng people power? Well, ako, I think yes. Kasi pag nagkaroon ng people power, alam niyo ang mangyayari. Siyempre, magulo na. That's the time na pwedeng mag-ano si ano. Ay, hindi ko sure ha, para baka possible na mag-martial si ano, si PRRD. At kapag nangyari yung tingin niyo makakapasok si Lenny, hindi makakapasok si Lenny. Hindi sila makakapasok. Wag lang oo nila dayain. Nasa kanila ang makinarya. Masyado po sila kay Marcos. Yung mga dilawan, tingnan natin kung makakadaya. Malabo na, dinaya na nung nakaraan, di ba? Sabi nga ni BBM, gawin natin ng botohan ng 2022 na hybrid. Oh, Smartmatic. Oh, mano-manong botohan. Dapat kasi, pag sinabi mong mano-manong boton, hindi yung mag-ano ka, mag-shade ka pa rin sa balota. Pero kung ano yung resulta ng bilang ng machine, ilalabas ulit yung balota at doon na manumanuhin. So, dapat tugma yon. Dahil pag yun ay hindi nagtugma, wala. Ano yung election doon? Di ubra, hindi counted yun. So, dapat ganun talaga para iwas dayaan. Dali-dali lang. Dali-dali lang burahin sa SD card ng ano eh, ng mga data. Di ba ganyan yung nangyari noon kay BBM? Oh, kaya ngayon hybrid. Mano-mano plus Smartmatic na ano, voting, yung shaded. Machine versus actual. Pag hindi tugma, ayan na. Alam na yun. Eh sino ibuboto mong presidente ka mo to? Eh si BBM. Diba? Hindi naman purkit manok ka ni PRRD, yun na ibuboto ko. Hindi. Tsaka depende yan. Kanya-kanya tayo.
Hindi ko lang ganong ramdam si Bongo, pero si Bongo ay merong malasakit. Malasakit na yung pagtulong. Ay, normal lang natumulong sila. Diba? Kasi trabaho naman nila yun eh. As a politician, dapat na hindi politician tawag sa kanila eh. Kasi pag politics, search nyo nga yung meaning ng politics. Mapaglaro yan eh. Talagang gaguhan yan eh. Pero kapag ka, sinabi mo naman public servant ka, yun, trabaho lang talaga. Walang gaguhan. Ay, teka, dito pala yung... Ito ako nagbabasa, wala, maliit masyado yung phone ko kamo. Tsaka malabong ma-disqualified si BBM. Malabo. Sipin nyo ah, ayaw ni... Sige, sarahan na sirahan ni PRRDC ang BBM. Oh. Gagawin natin, eh politika yun. Strategy na yun, kaya nyo mas pinap... Di kayo naman syempre mga loyalista, nagiging solid lalo kayo. Di ba? Ah, ako, ba't kumaboto si Bongo? Yung totoo ha, hindi ako galit kay Senator Bongo. May ginagawa din naman siya, pero yung bang appearance niya lalagi siya sa likod ni PRRD? Hindi pa din. Doon ako sa Marcos, kahit pagbintangan yung magnanakaw. Kita mo sa Baguio City, yung daan dito. More than 35 years. Yung daan niya. Project pa rin ng Marcos yan. Oh, pera ng taong bayan yun. Alam nyo, Kamoto, ganito lang yung difference eh. Sinasabi nila na magnanakaw ang pamilya Marcos. Sige, sabihin na natin. Magnanakaw. Okay, pagbigyan na natin sila. Pero ano ginawa nila sa bansa natin? Iba? San Juanico Bridge. Shit. Hanggang ngayon, buhay na buhay ang tatag. Kalidad ang materialis. Quezon City Circle, dapat lahat ng government agency nandyan. Ngayon, anak ng putang ina, sorry. Lahat ng government agency ngayon, bitak-bitak. Diba? Nasa NCR ka, kung saan ka pupunta? Pupunta ka ng Manila. Pupunta ka ng Taguig. Pupunta ka ng Makati. Pupunta ka ng puntang. Diba? Anak ng punta. Ako, nagpapakatotoo lang ako ha. Pero kung panahon ni Marcos yun, nakalatag na lahat eh. Philippine Heart Lung Center. O, ano pa? Yung dyan sa ano, theater, Philippine Arts Theater. O, diba? Sabi ni Eds, Brafar, Bongo, masyadong greedy sa kapangyarihan. Well, hindi naman sa greedy, Kamoto. Ano? Ganito yan, ang statement ni PRRD. May sinabi pa na si Bongo, naiyak siya. O, diba, kung ano ang gusto ng Pangulo, yun ang aking susundin. Sadyang may mga, parang sadyang may mga bagay-bagay na, ano, trust the process. Kahit hindi siya greedy, pero kung gagamitin siya ng pandama, gawin natin. Pero syempre ako, hindi ko gagamitin siya. Hindi ko ba si Bongo? Diba? Eh, eto na, Bongo versus BBM. Tingnan natin sa survey. Actually, bago lang kasi, di ba? Dati si Bato, ngayon. Ginugulo kasi yung survey, hindi yung nagigets kasi. Para lang malaman. So, sa survey, lalabas yun. Kasi, teka, malakas kaya si BBM. Teka, malakas kaya si ganito, ganyan. Pero kung DP Leni versus Bongo, kung talagang alanganin, kung talaga, hindi, Bongo, wala tayong choice. Paglapay mapasok na dilaw. Sa akin ganun. Sabi ni Rosin Infante, nuclear power, pinabayaan nila. O, ito pa, yung mga tarantadong mga tao na pilit na ayaw patuloy yung nuclear power. Alam niyo, hindi naman totoo eh. Yung nasa, ano daw yan? Ano tawag dito? Yung paglumilin doon, yung line, ano yung fault line daw? Ba't ngayon hanggang ngayon buo? Ilang lindol na duman eh, hanggang ngayon buo. Tanga nga, nag-a-assume masyado. Hanggang ngayon buo. Kung yan, pinakinabangan niyan ngayon, edi siguro kahit ibenta pa sa private company yung Meralco na pag-aari ng gobyerno noon, edi dapat mura kuryente natin. Hindi na makakapag-competition yan. Ang mangyayari kay Meralco, hindi, sa bagay, si Meralco kasi is distributor. Bumibili lang po siya ng kuryente sa mga iba't ibang coal plant. Ayan, yung geothermal. Oh,
hindi sila bumibili ng kuryente. Pero kung nuclear, mas pura yan. Diba? Uy, nagugutom na ako. Hindi pa pala ako makain oras, diba? Time check, 10:19. Ang out ko ay 7:30 tomorrow. Ito. Bongo, isang puppet na sunod-sunuran. Eh, ganun talaga. Kung anong sinabi ni PR, di ganun. Strategy nila yan. Pero kung kayo nga, sabi ko, hindi nyo kayang basahin yung mga takbo ng politika na yan. Ako, alam na alam ko si PR din, matalimot. Papadamahin ka talaga niyan. Pero FYI ha, dagdag ko sa inyo to ha. Maraming hindi nakakaalam nito. Alam nyo ba, ang nanay ni PRRD, okay? Kayo na ba alam mag-isip? Ang nanay ni PRRD ay anti-Marcos. Search nyo yung nanay ni PRRD, anti-Marcos. Pero hindi nakakahulugan na kapag ang nanay mo ay anti-Marcos, eh ikaw ay dapat anti-Marcos ka na. Alam nyo, masarap mag-analyze, ano? Sobrang sarap, lalo na pagka may mga nabubuisit ako dito sa mga live ko at papusos ko. Eh, napipigong kayo, lumipat kayo. Bakit ba? Managsabi sa inyong panoorin nyo ito, mag-comment kayo dito. Nagko-comment nga dyan, alam mo, bago ka napagtagisan sa akin ng talino, pagtapos ka muna ng dalawang kurso, sampal ko sa yung dalawang diploma ko. Galit? Kung, teka, let's wait sa survey. Malaking bagay yung survey. Tapos biglang panalo sa survey, biglang dinayas. Dinayas sa eleksyon, no? Patay. Si Chris daw, si Bongo, ang susuportan, meaning galit siya sa mga pinglawan. Dahil sa pinalitan ng kanilang kulay. Sino Chris? Chris Aquino? Eh, di ba may fiancé na naman si Chris Aquino? Maghahanap na naman siya. Ayaw niya na ng apelido Aquino. Gusto niya ng palitan. Sabi niya, BBM Lata. Ano pa yung Lata? Tahimik! Ah, tahimik. Ano ba hindi? Maingi. Baliktad. Solid BBM. Ikaw na maging PRRD, eh, tactician. I'm proud DDS, but it doesn't mean na wala kang sariling desisyon on who to vote. At the end of the day, we are the one will decide. Sabi nga, kung anong nasa puso mo, sundin mo. That's life, that's politics. And one more thing, we need a leader, not a saint, goddess, Philippines. Sabi ni Hardy. Totoo to. Diba? Yung mga nakarang administrasyon, ay bait-baitan ko no, nakisyo daw pro-masa. Tapos kita mo mga katarantaduhan, no? Nagtatayo ng tulay sa wala namang ilog. Diba? Mga tulay na made in wooden. Isipin nyo na lang yun. Tapos ngayon na nanalo si PRRD at talagang malabo nilang madaya. O maganda naman ah, sa pagiging bastos niya, diferensya dun sa mga ibang disente, mas marami nagawa yung pagiging bastos niya. Well, ako to be honest, mas gusto ko yung ganun pamamalakad. Diba kung saan mo kayang disiplinahin yung mga Pilipino? Sige. Tsaka ako, kahit na hindi talaga ako kamoto, syempre opinion ko to eh, hindi man ako pabor dyan sa bakuna, well, vaccinated ako, kasi para makalabas ako, kailangan magsakripisyo para sa pamilya. Kailangan ko makagawa ng videos na ito, totoo lang yung binavlog ko. O, diba? Si PRRD, simula nung yun sa vaccine-vaccine na yan, eh, iba naman tayo opinion eh. Diyan na ako medyo ano, nanamlay. Sabi ko, ang pangit, natapat pa sa'yo yung ganyan. Hindi ako paboro dyan. Sa vaccination na, ba't akala nyo ba, ano ako, suportado ko yun? Hindi eh, kasi sa akin, lumabas yung mga sakit ko eh. Tsaka marami akong pinapanood na pag-aaral dyan. Well, choice yun naman yun eh. Ba? Sabi nga eh, God only knows when to die. So for you to be able to go to heaven o kung hell mang gusto mo, it's for you to decide whether to repent or not. Kung pagsisiyam mo yung kasalanan mo, hindi. Bakit? Ba tingin nyo, kahit anong pagsasaksak sa atin dito at kahit anong kain natin ng healthy, immortal na tayo? No! We're all gonna die. All we have to do is to enjoy our lives. Ba, enjoy nyo lang. Ako nga, may sakit na ako eh. O, at least ako, pag namatay ako, nakuha na ako ng cancer ko, o,
saya na ako. Isipin mo, hindi na ako mag aano ng sakit eh. Wala na akong paghihirapan eh. Ni-enjoy ko lang eh. Sige nga yung mga gusto dyan. Sige nga, hindi ka mamamatay. Kaya syempre, for future generation, mga anak natin, apu-apuha natin, kaya tayo nagiging mainit sa politics kasi gusto natin talaga maganda. And it's time. Kasi social media, parang this is the only time na nagkaroon talaga tayo ng freedom of expression. Unlike before, na itong akala natin ng mga peking mga mainstream media, eh yung talaga yung binabalita, puro mga paninira, katarantaduhan, kagaguhan, kadimonyuhan. Diba? Dahil negosyo ang mainstream media. Ayun, may pinapanigan. Tignan nyo ang Rappler at ABS-CBN. O nakaninong panig yan. O mga Inquirer, CNN. O diba nandun din yan? Ang kayugaw. O, ngayon merong SMNI. Yung mga hindi naman mainstream media dito na sa Facebook. O GMA. O may iba pang channel. TV5. Bahala kayo kung anong tingin nyo. Meron talaga napaka-neutral lang. Meron talagang SMNI, hindi naman sa pag-ano, pero alam mo, pabor kay BBM yan. Diba? Dirty tactics yan. Akala nyo ba, politika lang? Sa mga mainstream media, may politika din dyan. Yan ang ginagamit. Kasi bakit? Yan ang pinapanood ng tao eh. And now, we have Facebook, we have what we call freedom of expression. Dati, mga pitlawan, sigawan ng freedom of expression. Pucha. Pagdating ngayon, oh, dahil sa sobrang freedom of expression, lumalabas yung totoong katarantaduhan nila. Oh, ngayon, anong ginagawa sa amin? Nagsasabi lang kami ng opinion namin. Pina-fact-check, yung pina-fact-check dito sa page natin, hindi lang sa aking kamoto ha, pati sa mga ibang pages, pina-fact-check sila. Oh, yung fact-checking nun, yung katotohanan sa atin, kasinungalingan sa kanila, at yung kasinungalingan sa atin, katotohanan sa kanila. O, diba? Sabi ni Wenzel, diba Chinese si Bongo, bakit siya, pwede siya tumakbo dyan sa Pinas? Sa politika. Dapat talaga Pilipino ang tatakbo. Wala tayong magagawa, kamuta. Aminin natin eh. Napakalakas ng China. Tsaka hindi naman sa pagiging racist, ha? Ganito, ano? Hindi naman nangangahulugan na pag mayroon kang dugong Chinese, eh, ano na? Kung yung sa akin, opinion ko, hindi nangangulugan, masama ka na. Kasi ako, may mga kasosyo naman ako na Chinese. Diba? Kahit sa amin, oh, ano pa alam, oh, half-blood Chinese din kami, sa side ng lolo ko. Pero hindi naman nangangulugan na ano. Nalaman niyo tuloy. Oh, pero hindi naman ako ganun. Eto nga matindi. Sino pa to? Si Isko. Si Isko Moreno. Tinira ng tinira mga Chinese. Nagsasalita ng kung ano-ano. Eh, sa lugar niya, nandun ang binondo. Oh, nandun ang pera kung tutusin niya na nagdadala sa Maynila. Diba, nandyan ang malalaking negosyante ng mga Chinese. Sinitira niya. Ito pa, matindi. Tinitira ni Isko yung mga Chinese. Sino partner niya? Sino partner ni Isko? Doc Willie. Ong. Oh, Doc Willie Ong. Double blade kasi si Isko eh. Kay Erap kumampi, si Mayor Lim kumampi siya, tapos nilaglag din. Di mananalo yan. Utak komunista. God first, God first. Hoy, ayusin niyo muna yung Maynila, ano? Talamak po ang panggagago ng MTPB dyan. Tapos anong unang pangako ni Isko? Mula noon, hanggang dulo, hanggang matapos ang aking termino. Parang si Francisco Balagtas ay pag nagsasalita. Pansinin niya, God first! Baka Joma first. Diba? Hindi niya nga napawala yung corruption doon sa MTPB. Ano yan? Rumaraket? Kaya baka kaya hindi nawawala? Dahil siguro baka may something, baka naghahaboy para sa eleksyon. Kawawang kawawa yung mga motorista dyan sa Maynila. Tanungin niyo yung mga truck drivers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Anong ginagawa sa kanila ng MTPB at ng mga towing services? Pineperahan sila. Yan sila sa Maynila. Tapos naayos Maynila, ano, nagparagay lang na maraming ilaw. Masayang masaya kayo.
Eh, trabaho yan eh. Trabaho naman nila magpalagay ng ilaw niyan eh. Punta ka ng tapat ng munisipyo doon sa Tagamaynila. Daanan niyo yung tapat mismo ng munisipyo. Tignan niyo yung kalsada. Oh, ewan ko lang. Dapat kotse mo doon pang off-road. Diba? Tanga sila eh. Ako nga, na-fact check ni Vero Files. Sabi ni Gamboa Shirlita. Eh, wala yan. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa kung hindi gumawa ng page. Kahit i-block na yun ang i-block, ikalat yun ang ikalat kasi yun ang totoo. Ay, napunta na ako sa politics. Bakit kayo 45 minutes na? Sabi ko rin, papakita ko lang yung naging kwarto ko na halagang tigil 500. Oh. Budget ko 1.5, pero pwede ito lang daan. Sana punit ako ng ibang maglibukas. Diba? Pakatotoo tayo. Pag politika, yan na. Gamitan na yun ng tao. Natin magagawa dyan. Pero, kahit ganun man lang, na kung gagamitin lang naman nila politika, lahat naman ng mga politician meron pang sariling interes. Ano ba kayo? Lahat dyan may pang sariling interes. Pero, kung ikaw ang politiko ka, gago ka, pero ang puso mo, tumulong sa mga sa, kahit kumurap-kurap ka dyan, tinan nyo si, ano, sino ba to? Si Robin Hood at saka si Zorro. Oh, di ba, nagnanakaw sila. Dahil, ang ninanakawan nila, eh, yung mga magnanakaw din. Tapos, ito, ibinabalik sa tao. Eh, kung ang politiko ganun eh, oh, sige, kumakaw ka sa kaban ng bayan, tapos, balik mo sa tao, tapos, pagandayin mo lalo yung mga proyekto. O, ba't hindi, ano, hindi ka mapapaboran yun. Diba? Kahit mali, pero ikaw papaisip ka ba? Maganda naman ang ginagawa ah. O kahit doble yun na yung tax ko. Diba? Kung hindi lang na ano si Marcos no, sinira ng mga pink laman, baka nga mas maangat pa tayo sa Singapore eh. At yung West Philippine Sea, na yan, putya, baka walang nakaporma dyan, baka mas marami pa tayong ano. Mas marami pa tayong mga military tax. Malakas ang sandatahan natin. Yan. Sa komunista utak to longis mag-isip yan. Pag God first pa, dyan ako nabubuisip. God first. Ano naman muliti ka, huwag mo isama yung Diyos, pati yung mga pare, sinasama nyo. Nang partisan yan eh. Diba, meron naman batas yan eh. Na, ano, separation of state from churches. E sa bagay, no wonder, nung unang panahon, nung mga panahon ng Kastila, sino ba ang nasusunod? O may gobyerno, sino ang nasusunod? Pare, mga paring Kastila. Oh, sige nga. Eh kung ganun pa rin tayo ngayon, walang mangyayari sa atin. Dapat lagay na lang tax yan. Nagamit eh, kunyari, Diyos-Diyos. Ang Diyos nyo, demonyo. Mga ulul. Ako, tatanggapin ko na ako, mapunta man ako sa impyerno, hindi ako plastic. Pero mga Diyos nyo, mga demonyo. Iba Diyos nyo. Pare-parens tayo nalapot ang pa. Ay, nako. Galit. Kain ka na po habang pinapanood ka namin. Hindi lalabas nga ako. Bababa pa ako. May McDo daw dun eh. Daw ko tuloy yung font this. Butterfly, politician kasi si Yorme. Oo, double blade pa yan. Naawa ako kay Doc Willie. Oh. Kasi, tamo to para sa akin. Hindi naman ako expert opinion ko lang naman. Di ba si Doc William, ng mga nakaraang eleksyon, hindi siya nanalo as senator. Di ba? Pero ang galing niyan, napakabait ni Doc William, wala akong masabi dyan. Promise. Di ba? Yung mga... Actually, ang payo niya nga, more on herbal eh. Mas paburho ako sa herbal kumpara sa mga... state, ano ba to? Synthetic medicine. Mas paburho ako sa herbal. Kasi ang nakalagay sa Bible, nang nasa Proverbs yun eh, chapter... 2 verse 22 na ang pagkain ng na ang gamot sa mga sakit ng tao ng buong nasyon ay galing sa halaman, sa mga prutas. So yun lang, walang sinabi doon na galing sa gawa ng tao. Talitalino nga ng Diyos eh. O, tas ako, sinasabi ko ha, basis ko, Bible at saka yung katotohanan. Pero yung mag-God verse pa ako, magpagpastigan ako sa inyo. Anyway, hindi naman ako ano, nangandidato kaya okay lang. Si Princess, puro tawa na lang. Ayan, ganyan ko kayo pinapanood. Hmm.
Wait lang. Nakadobli kaya ako. Sweater ako. T-shirt ako na. Ay, Lenny. Tapos yung makapal na jacket. Kaya kanipis tayo na pawis na pawis na ako yan. Pinipil ko lang yung bagyo. Sino to? Yung verifies, isa pa yan. Dapat yung mga fact-checker na ganyan. Tinatanggal eh. Diba? Napakadumi. BBM pa din. Correct. Sabi ni It's Before. Ba't ganun? Parang hindi. Dapat kasi sa senador na lang uli sa tinakbo ni Willie. Oh, for sure mananalo siya. Ginamit ni Isko yan. Tingin ko ha. Ginamit ni Isko yan kasi bakit? Si Isko 5M. O sige. May mga nagawa naman talagang maganda si Isko. Pero it's not time for him to run for presidential. O di ngayon, nung tumakbo siya ng presidential, hinug na hinug pa. O ano nangyari dun sa supporters niya sa Maynila? Wala, karami ng butante, ano sa Tondo. Sko, hindi naman sa inaano ko, pero sino ba yung mga taga-Tondo, diba? Most of them na, hindi ko nila lahat ha. Pero parang hindi naman talaga taga dun, nauwi lang sa Maynila. Nabigyan lang ng konting biyaya, eh yun na yun. Hindi ko ganun. Yung pabahay, okay lang yun. Ang trabaho nila, yung politiko yan eh. Public servant yan eh. Pero yung, hindi pa nga niya tapos yung Maynila. Tignan niyo yung mayor namin sa Pasig, si Mayor Vico Soto. O, oh, anti-Marcos to yun ha. Baka sabihin niyo, ano, anti-Marcos si, Vico Soto. Pero tignan niyo, niretain niya pa rin. Nag, ano pa rin siya, takbo pa rin siya re-election ni sa Pasig. Kasi bakit? Kasi alam niya na hindi niya makukuha sa loob ng 6 na taon lang. Yung pag-recovery, yung talagang gusto mapaganda yung Pasig. So kaya, dun siya ulit. Maybe that's the time na, sige, takbo ka na sa pataas ng pataas. Kumbaga yung consistency mo, galing ka sa councilor, sasampa ka na sa mayor, ganun dapat. Eh, si Mayor Isko, ano, naging councilor naman nila, may gusto na maging presidente agad, ano, bahan si PR, di ba utak niya? Hindi naman na. Hindi niya naayos ang Maynila. Sa totoo lang. Nadadaan ako dyan eh. May naayos siya kasi trabaho niya. Pero yung totally naayos talaga, wala. Wala. Corruption ng MTPB at mga towing services dyan sa Maynila. Kawawa ko ang mga motorista pag hindi ka taga dyan. Pala nyo ha, meron akong data na kung ilan nang uhuli. Alam nyo ba, umaabot sa 1 taon na billion yan? Oh, billion ho yan. Sa susunod, maglalabas ako ng computation. Maglalabas ako. Tsaka may mga record ako yan eh. Sasabihin, may gobyerno Maynila. Oh, may gobyerno Maynila. Hindi nga pinapansin yung complain namin eh. Ang dami-dami nang natawag sa programa eh. Kailangan pa yata magsalita si Chip eh. Hindi niya papansin yan. Sigurado ako, tingin ko may mga nakukuha yan dyan. Kaya hindi nawawala yung corruption dyan ng MTPB. Kasi kung talagang galit yan si Yormi Isko sa corruption, una pa lang, yan ang sinabon niya. Sa Pasig yung mga Blue Boys, matitino yan. Konting ano lang namin, lalapit ko kay Sir Volta yan. Tampal-tampalin yung mga tarantadong ano. Baka trabaho lang, pandemic ngayon eh. Nabubuisi talaga ako pagkakayo mga ganyan. Malaki kasi ho ang pera nang nakuha ng mga tulong sa mga motorista. Ito yan, mga tracking. Tanungin nyo, Luzon, Visayas, Mindanao ng mga trackers. Pagpunta ng Maynila, hindi lang sa Maynila, may mga binabayaran yan, libo-libo yan, monthly yan, baka kalaan nyo ba? Lumaki kasi ang ulo, presidente agad ng ginusto. O, dinakalkal siya ngayon, labas yung picture nila ni Joma. Pero in case sana ako nila sa SDOH next year. O, si Doc Willie, o. Doc William, hindi ako galit sa inyo. Kahit na mali yung sinamahan nyo sa tingin ko. Pero sana ko kung sayang eh kung nitong 15 tumakbo kayo ng senator ay boboto ho kayo. Dun ho bagay kayo at for sure mananalo talaga kayo ngayon. Wala eh. Masyadong ano eh. Nadali. Nadali ni Yorme. May 16, 17 million followers na yata siya. O yun yung ginamit eh. Malakas sa Facebook. Kaya siguro ang sistema. Sige nga, Doc Willie, okay, bangga mo kay Sarah. Well, anyway, may chance siguro. Pero kung galing kay ano, syempre, papadrino, ano yan eh, parang mabubulungan ni Isko yan eh. Kasi parang, alam niyo, yung mga ganun sa partido sila, di ba?
dapat tinututukan niya muna ang Manila, mananalo pa siya. Oh, basta Maynila, sige, ganun na lang siya. Pero marami yung katarantaduhan dyan sa Maynila. Alam ko yan. Alam namin yan. Kenneth, kamo to, kapag tumakbo ka, mananalo pa kaya sila kay Lenny Lugaw? Ba't ako? Ba't ako tatakbo? Never kong pinangarap yung politics. Alam niyo, ang pangarap ko kay Moto, ganito. Kung dadating yung punto na kikita ako ng malaki-malaki dito sa Facebook, tsaka sa YouTube, kung dadating na, kasi ngayon, hindi naman monetized to eh. Ang pinakagustong gusto ko, si ano, yung katulad ni Willy Revillame. Alam niyo kung bakit Willy Revillame? Mayaman na siya, kumikita siya sa sarili niyang programa. Okay? Nakakatulong pa siya sa tao. Diba? Mayaman ka na, kumikita ka pa, nakakatulong ka sa sarili mong programa, kaya kahit anong ibato natin sa kanya, hindi natin siya masasabi na corrupt. Kaya siguro nag-stick na lang si Willy Revillame as ganun. Kasi bakit? Eh, pumalitik ka, pupunta lang ako dyan. Maganda naman ang ginagawa ko. Kaya ko naman tumulong. Diba, bakit pa? Okay na yan, na meron akong connection, nakakakilala sa gobyerno. Pero at least yun, hindi siya mababahiran. Kasi bakit? Kasi nalaglag yung cellphone. Kasi bakit? Kasi sarili niyang pera eh. Wala tayong may babato sa kanya. So yun nga lang, pag politics, yung mga malalakas lang na loob na tao ang tatakbo dyan. Natanggap na nilang umangat sila, tanggap na rin nilang kasiraan nila. So yun. At si Willie ano, yung mga dati-dati, parang paghihipo-panghihipo sa ano. O eh, naka-recover naman siya. Wala tayong magagawa. Yung behavior niya, siyempre magagalit tayo. Pero kung sa pagtulong, di ba, alam naman natin to, kahit gano'ng kaganda mong ginawa, pag once na mga throwback na naman yun, ay sira naman, ay si Willie, ganyan. Pero sa akin, hindi eh. Para siya daw buhay niya yun eh. Kung saan pa siya, tuloy siya ng kaso. Di, sige. Pero yung pagtulong doon, yun yung suporta natin. Basta nakakatulong at maganda ang ginagawa sa tao, susuportahan. Pero yung ano, hindi naman kayo tanga. Diba? Hindi naman kayo tanga. Kaya yun na yan, may mga utak naman kayo eh. Yung mga tanga, magugulat ka. Nandito sa page ko, binabakbakan ako. Sabi ko, okay lang yan. Opinion yan eh. Pero sila yung mukhang tanga. Kasi bakit? Kasi lahat ng binabanggit ko dito, katotohanan naman, reality lang tayo. Diba? Eh, bahala kayo. Kasi yung reality sa akin, hindi reality sa akin. Di ba ganap kayo ng ibang page? Kaya nga kayo nandito kasi yung bukod sa sinasabi ko yung totoo at feeling nyo parehas tayo ng pananaw sa buhay at nasasabi ko dahil hindi nyo naman kaya lahat mag-vlog-vlog. Lumabas sa TV, hindi nyo rin kaya. Oh, nasasabi ko, hindi doon na tayo. Papabor kayo talaga sa akin. Pero kung hindi kayo papabor sa akin at against kayo sa mga sinasabi ko, di maghangat kayo, kaya yung mga nag-unfollow dyan, parang mga gago. Ulang na lang. Mag-unfollow na ako sa'yo kasi napaka-toxic naman ang page mo. Eh, di doon ka siya, ano? Ano ba? Kulang, kaya nga sabi ko, ano ba? Parang ka na ba sa nanay at tatay mo? Mag-unfollow ka sa'kin? Alam ba yan, nakafollow ka sa'kin? Hindi ko maalam na nakafollow ka eh. Diba? Ano nyo, umabot na ho ang followers ko ng... Oh, ito. Umabot na ang followers ko ng... O, tingin nyo, may violation pa nga ako. Nire-report nila ako. Kaya, kung mawala man ako sa Facebook, hindi na ako malulungkot. Ba, may YouTube naman ako. O, 64,002. O, may group page ako. O, yan, puntahan nyo, Duterte Marcos. Kailan ko ginawa yan? Simula pa 2016, ginawa ko yung page na yan. Kaya lang, dinaya si BBM. Politik eh. O ngayon, tingin nyo, papayagan ni Duterte na makapasok Dilawan? No! Matalino si ano, si Pierre Ardi. Hindi pa siya pwede sumuko. Bakit? Kailangan takbo pa siya sa Senate. Babalikan siya eh. Kakalkalin siya eh. Para tingin ko hanggang sa kamatayan na lang ni Pierre Ardi na at least nag-serve pa rin siya in public. Eh, gusto niya yun. Wala tayong magagawa. Pero mayroon nga naman yung balikan siya tapos... Doon pa siya matuluyan. Diba? At kung galagang galit si PRRD kay BBM, isipin nyo to, dapat galit na rin siya kay Sara. Pero hindi ganun. Diba?
Teka nga. Ha. 36 views. Okay lang yan, di. Yung views ko na ganyan, wala naman akong pakialam dyan. Panoorin nyo ako, hindi. Magla-like pa rin ako eh. Teka, basahin muna natin. Ayan, sabi ni Sean Crashing, Japanese. Tanggal yung ilong ko. Sabi, ang gusto kasi nilang marinig sa iyo, yung pabor doon sa gusto nila. Yun yung kamoto. Aminin na natin yan. Yung mga solid, syempre. Eh, sa akin hindi solid. Welcome nga dito kahit yung mga supporter ni Lugaw eh. Pero ayoko sa kanila. Diba? Hindi nga sila pabor sa akin. Pabor yung iba sa akin dito. Kung pambabor naman kayo sa'yo, di thank you. Kung hindi, di thank you. Nood pa rin naman kayo. Kaya yung mga ako nakilala, mga tanga. Sabi ni Julius, tama, real talk lang. Sabi ni Ince, real talk lang. Pag gusto nyo, maggagawa tayo dito. Tayo-tayo na nga lang eh. Sa akin naman kasi, based on my experience. Yan, mababasa natin sa Facebook, ganun. Bahala na kayong mag-digest. Pero hindi katulad yan. Mainit sa akin, panay tanong eh. Nagbabiyayo ka, nagdadrive ako eh. Oh, hindi ko kayo masagot. Ano daw ang reaction ko dun sa cocaine na inaano daw ni BB, ni PR artist BBM? Doon okay lang. BBM pa rin naman eh. Bakit? Porkit ba nagtirahan sila ng ganun? Sinabihan ni PR din ng ganun? Na alam naman natin sa loob natin kung may katotohanan o hindi. Dapat pa tayong pa-apekto dun? Eh, hindi ba't ang nangyayari? Mas lalong lumalabas yung suporta kay BBM. Hindi nyo ba nagigits yun? O, mas lalong lumalakas yung suporta kay BBA. Sino ba ang yung... Hindi ko i-boto yan. O, yun lang. Okay lang naman yun. Kung boto yung si Pera, di yun. Hindi. Diba? Ano mong problema dun? Goal natin, pare-parehas, kahit sino maupo dyan. Ako, mas gusto ko kasi kung hindi na pwede si PRRD. Si Bongbong Marcos na lang. Kasi una, marami talaga silang pera. At mangyayari na yung mga pinangako. Pwede hindi. Pwede mo. Why not to take the risk? Pero, sasabihin, kung sila magnanakaw po siya, baka nga sila pa baka nga abunado pa sila kung talagang mayamang-mayaman sila eh. O sige, sabihin natin na nagnakaw sila. O yan, paboran natin yung piglawan. Nagnakaw, o ibabalik, papagandahin lalo ang Pilipinas. O, ayun yun nun. Abunado pa nga sila. Pero kung hindi ako naniniwala nagnakaw sila, matalino lang talaga sila. Hindi na naman hindi nagre-reflush, oh. Tignan nyo yung live ko. Oh. Diba, oh, hindi nga. Wala nga, bitin na eh. Kanina pa tayo nakapag-live eh. May git isang oras na nga tayo. Oh, wala ayaw. Nako, ano ito? Wala, nakasarap ng kwentuhan eh. Ngayon nga ako na-relax eh. Nakapag-Baguio ako, napunta ko yung gusto ko. May sakit pa ako. Enjoy na ako. Sabi ko nga chill ako eh. Pero napalaib ako, hindi na ako nakapagpigil magsalita about politics. Eh gusto ko politics pa kaya diba? Yung point niya over marites kasi mga media kay BBM. Lalong tataas pa yung magmamahal kay BBM. That's true. Yan din ang nakikita ko. Sabi ni Gamboa, Shirlita. Paingayin nyo si BBM. Sirahin yung sirahan. Pero still, si BBM tahimik pa din. Talino eh. Oxford eh. Hindi maingay ang lata. Ba? Kung sasabihin ko si BBM, lata. That's sarcasm. Why? It's an opposite. Ba? Si BBM, lata yan. O pag nag-post ako dito, babanatan ako ngayon ng mga loyalista. Si BBM, lata. No, kung ikaw pag-iisipan mo, tayimik si BBM. Sarcastic ako pagka ganun. Kaya yung iba minsan hindi nyo rin ako basta-basta mahuli. Kanino kaya solid to? Loyalista ba to? DDS to? Wala sa nabanggit. Alam nyo, mas pabor sa akin yung mga ganitong pangalan. Basta pabor sa akin. Pero yung pag tinitira ko, tapos walang pangalan. Tapos pag tingin, point ng kung sino-sino. Hindi ko gusto. Binablock ko. Sorry. Ay, di na naman nagre-refresh dito. Teka, refresh. Teka lang kamoto ah.
O para sa hindi nakakaalam ha, ayan po, ako po ay malapit nang matanggal sa Facebook. Dahil nire-report tayo ng mga pinklawan. Saan ba yun? Click ulit. Ay, hindi ko mabasa eh. Bagal nang... Ayun na, mabas na. Buena, Watanabe. Binabayaran yun ni Kawatano, si Banat Bay at sa Kotyon. Mapag si BBM maging presidente, balik ulit mo kanya. Pagka-dancer sa government. Ang ayoko kasi... sa pagiging vlogger, meron akong isang papanigan. Well, for my ano ha, meron talaga ako isang papanigan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako magiging balance eh. What if I, ayoko talaga si BP Lenny. Bakit nila sinasabi sa akin, ikaw puro ka paninira kay Lenny? Honestly, hindi ko siya sinisira. What comes to her mouth is a disaster. Diba? Kung ano lumabas sa bibig ni BP Lenny, di natin siya para siraan. She's the one who's pushing the pink button for self-destruction. And now, we're just giving our own opinion. Bakit natin siya sisiraan? Anong sisiraan mo sa taong siraan? Oh. Diba? Kahit anong sabihin nyo kamoto, PRRD para sa akin, kung di nyo gusto, gusto ko pa rin si PRRD kahit na ginagaling si Bongbong. Talino kasi, part of strategy yun eh. Di mas lalong minamahal ni ng mga tao ngayon si BBM. One thing, bakit nandun si Sara? Di ba? Tandem. Ganito kasi yan. PRRD, BBM. So, nadaya, PRRD, Lenny. Ano ginawa ni PRRD? O, Jack na Lenny, wala kang pakailan mo yung dito sa ano ko, ganito, ganyan. Pero kung nanalo si PRRD, BBM talaga. And then, next angat is pwedeng si Sara, pwedeng si BB, hindi, papalik naman si BBM as a president, tapos andyan ngayon si Sara. Ganun yung salitan. Eh, alam niyo, after Sara, sino susundod? Sandro. Same year, nasa Squid Game kasi. Ay, hindi talaga. Hirap magbasa. Hi, Kamoto. So, nagtatanong about PRRD may present ano, presidential ball daw na nagko-cocaine. Ay, sinagot ko yan. Balikan nyo na lang mamaya. Sinagot ko niyan kamote po ulit. Pero yun nga, kahit anong sabihin ni PRRD kay... Love po si PRRD kasi malaki yung nagawa niya sa bansa natin. Pero hindi may part na hindi ako love, hindi ko siya love kasi dahil sa vaccine, natapat sa kanya. But still, love ko pa rin siya kasi tuloy-tuloy yung infrastructure. At love ko pa rin siya kahit sirahan niya si BBM, tanga lang ang maniniwala. Nag-cocaine si BBM. Sige, marami siyang laro. Meron siya, dati, maghanap daw ng Marcos. Ngayon, ito si Marcos. Ngayon, parang sisiraan na naman niya. That's politics eh. Pero mas lalong minamahal ni, ng mga tao si BBM. Diba? Yun lang sa vaccine. O, diba, aminin natin yan. Ako, hindi ako pabor sa vaccine. Doon siya sa akin nasira. Kaya hindi siya sa akin sirang-sira. Kasi may maganda siyang ginagawa. Diba? Tsaka, opinion ko lang naman yun eh. Hindi kung sa inyo, okay yung vaccine, di patungo kayo. Sino ba nahihirapan? Ang nahihirapan niya yung totoo lang, yung unvaccinated. Kawawa naman. No choice, pero pilitan. Kung kaming vaccinated, vaccinated na ako, pero putya, dami pang hinihingi. Ba? Uy. Alam niyo, ang tao mamamatay pag mamamatay. Wala tayong hawak sa buhay natin. Kahit uminom ka pa ng elixir na pinapaniwalaan mo na hindi ka na mamamatay, tutu ka. Diba? Ang mapapayo ko lang, katulad ko ako, may sakit na ako, may cancer na ako, at tuloy ang gamutan ko. Lahat ng healthy foods, kainin nyo. Lahat ng bawal sa inyo, wag. It's time to repent. Mm-hmm. Ganun talaga. Hindi ka kakain ng healthy, magkakancer ka talaga. Wala na, dito na ako eh. Enjoy ko na lang yung natitira kong buhay. Ano? Paano ka moto? Jello for to go page at... Dito tayo sa may Eurotel Baguio. So, we'll be out tomorrow by 7:30. Siyempre, medyo puyit-puyit na ako. Kain muna ako, higit ng konti ligo. Then, alis na. Alright? Pero sorry din kung hindi ka BBM kasi solid BBM kami. Pero kami yung 14 million na bumunto kay PRRD nun. Masakit nang tanggapin kasama siya sa dilawa na bumabangat kay BBM. Well, sa akin, it's part of the game. We all know na may mga laro. Well,
I don't think so na talagang ganun siya kay BBM. Diyan si Sara eh. Diba? Diyan si Sara. Hindi niya naman ipapahalata na talagang pro-BBM siya. Bakit? Kasi ang mga pinklawan ay nagre-request ng dirty politics. Sabi ni, nagko-cocaine lang pala, minibenta ba? Di natin alam whether it's true or not. Pero sa akin, magshabu kayo kung wala kayong nasasagasaang tao. Diba? Huwag kayong magshabu kung korup na mga pang. Natok na kasi ako, Ariko, naumpong na ako. Inasulit pala to. Kahoy pala to. Ang sakit. Natok na ako, diba? Pag ganito, magshabu kayo. Kung wala kayong nakargabyadong tao, bahala kayo kasi hindi naman nawawala yan. Andiyan ang mga gago, pero kung nakasira na kayo ng buhay ng ibang tao, di ba kung buhay mo lang sinisira mo kung nagsasabu ka, ito pa yung real talk lang to ha, kung nagsasabu ka, buhay mo nasisira mo, bahala ka, pakamatay ka. Pero kung ikaw hindi ka nagsasabu at ay kung nagsasabu ka na hindi ka naman nakakabahala, ay, kumaksi ako eh. Sorry na, lugaw na ako, tignan nyo nga oh. Alas 4 pa lang ng ano. Basta hanggat wala kayo naargabyado, bahala kayo sa gusto nyong gawin. Pero pag may naargabyado na kayo, tigilan nyo nyo. Pakamatay na lang kayo, kayo na lang pakamatay. Pero yan, ito to yan. It's a mind game. It's a mind game. Maniwala kayo sa akin o hindi. It's a mind game. Politics yan. Eh, di ba gago din yung dilawa? Sige, magagawa na lang din sila. Tutuwin nila sa BBM. Anyway, nanalo naman yun. Partner ni Sara yan eh. Sipin nyo nga, pa-partner ni Sara. Tangit lang yung sinabi ni Banat by Warflake daw, mga BBM supporters. Kanya-kanya yan eh. Hindi man ako perfectong vlogger. Mamaya kung mapakagbitaw ako yan, hindi mag-unfollow na kayo. Pero I respect both of them, lalo na si Thinking Pinoy, gustong gusto ko yan. Si Barad Bay okay lang din sa akin kasi may mga part na pumapabor din siya dun sa ano, may mga hindi naman. Opinion yan kamoto eh. Huwag nyo na lang seryosohin. Ang intindihin natin yung paano natin mapapaganda yung buhay natin. Diba pandemic? At saka kung paano tayo makakabalik sa dati natin mga ginagawa, maayos na buhay. Yun lang yun, magdasal kayo lagi. Ako eh, may masabi man ako ng mali na tingin ko ay tama sa inyo. Yung opposite, may masabi ako na tama, tapos mali sa inyo. Yun na yun. Natay magagawa, opinion nyo ha. Opinion nyo nga, kailan ba naging masama ang opinion? Nagiging masama ang opinion kapag depende sa nakikinig. Magagawa. Wala naman, yun lang ako. Pwede ka kong magmura pero iniiwasan ko na eh. Man naman yan kasi pag ano, neutral siya basta dalawang partido ng Pinklawans, BBM pa din. Ganun, BBM pa din. Lenny, boto mo si Lenny, boto mo. Boto mo si, sino pa? Si Sara, boto mo. Ayaw mo boto si BBM, bahala ka. Boto mo si BBM, yun lang. Politics lang yan, nang pusyang galang. Itindihin nyo ngayon, paano kayo aakat ngayon. Diba? Bahala na kami mga vloggers kung ano yung mga batikos namin. That's the time na sumausaw kayo. Pag pabor sa inyo, di okay. Pag hindi, di lipat kayo ng iba. Maganap kayo doon. Analyze. Okay? Analyze. Hindi naman tayo perfecto eh. Si BBA ngayon, ganyan bukas. Pagnilay-nilay. Ayoko na talaga. Sorry na. Nantok na talaga ako, baka hindi na rin ako kumain. Alright, Timoto, yan Sherwin, sabi ni Julius, BBM sa 2022. Good night! Habang usapan natin ha. 1 hour 14 minutes. Ewan ko lang kung may manonood pa sa inyo na ng mga ng pusang gala kayo. Napuyat ako dun ha. Oras na ba? 10:58. So, may 12 o'clock curfew. So, kain na nga ako. Hindi na! Abay na! So, kita-kits tayo bukas ka po ito. Diyan ang Portugal page. Have a good night!